guys, welcome back to my channel. So in this particular video, I will be discussing to you the different types of input VAT. Okay, so of course this particular topic is very important kasi nga isa to sa mga kailangan natin in arriving at the correct amount of the VAT payable. Okay, so there are two types of VAT as discussed in our previous videos. One is the output VAT, and that is of course pertaining to the VAT on our sales, which is based on our gross sales or gross receipts, whichever is applicable, at kung real property yan, the yung selling price or assessed value o kaya zonal value. So na-discuss na natin yung mga yon. So output VAT is the VAT on our sales, and that is actually a liability account in our financial statements. Okay, the other type of VAT, which we also discussed already in the previous videos that I shared to you, is the input VAT, also known as the VAT on your purchases. Okay, at of course in our third video sa introduction to value added tax, characteristics of value-added tax. Isa sa mga characteristics is that VAT is a credit invoice method. Diba? Maalala nyo? So, ang ibig sabihin nun, as discussed in that particular video, is yung nire-remit natin sa VIR is actually yung sobra lang ni output VAT over input VAT. Yung sobra ng VAT on our sales over VAT on our purchases. Okay? Kaya napaka-importante that we should know the different types of input VAT. Okay? So, let me proceed. So, para mas maintindihan natin ang input VAT, we should know saan ba manggagaling ang mga input VAT natin. Okay? So, dapat ma-memorize nyo itong mga to para if you compute the value added tax payable, okay? Eh, alam mo kung saan mo huhugutin yung mga input VAT mo. Diba sabi ko, i-memorize mo saan mo huhugutin yung output VAT. Tatlo lang yun, diba? If you remember, the VAT on your domestic sales, the VAT on your export sales, saka yung transaction deemed sale. Dito naman sa input VAT, as you can see in your screen, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ikapito yung other creditable VAT. Although that is not an input VAT actually, but we will discuss that in a separate video. So, dapat kabisaduhin mo yung tatlong yan. So, actually, yan yung topic natin sa video na to, but not all the 6 items. Okay? We will discuss in this particular video the first 3 items. The input VAT on our domestic purchases of goods or services. Then the input VAT on capital goods. And the input VAT on importation. Okay? In a separate video, second episode of this particular topic, doon naman natin i-discuss yung presumptive VAT, transitional, standard, at saka yung other creditable VAT. Okay? So let's proceed to the very first one. Input VAT on our domestic purchases. Eh di ba, VAT is VAT on the amount, okay, of our sales kung ikaw ay seller. Siyempre, kung ikaw yung nasa point of view ni buyer, okay, gross purchases mo yun, di ba? Gross purchases mo yun. So kaya, kumbaga, ano lang to eh, babaliktarin mo lang yung output VAT mo eh. Di ba, sabi natin sa output VAT, on domestic sale of goods. Di ba, ang VAT nun, 12% ng selling price mo. So, halimbawa, 100 pesos ang selling price mo, the VAT is 12 pesos, okay, kasi 12% ng 100, and you will pass that to the buyer, di ba? So, ang babayaran sa yun ni buyer, 112, kasi yung 100 na selling price mo, saka yung 12 pesos na VAT mo. Ang journal entry ko, if I am the seller, I'll credit sales 100 pesos, I'll credit output VAT, that's a liability account, 12 pesos. O, ikaw naman ngayon yung buyer. Ikaw na buyer, you will be debiting purchases. Okay? Pero, you are allowed to debit an input VAT. Yun yung VAT na pinasa sa yun ni seller.
provided you are VAT registered. Kasi this particular account, input VAT, will be allowed only if the buyer as well as the seller are VAT registered. Kung isa lang sa inyo ang VAT registered, walang account na input VAT. Okay? So, balikan natin. So, parang balik ka rin mo lang yung nasa sale of domestic goods or services, ikaw naman ngayon yung nagpo-purchase. At na-discuss ko ito sa illustration natin ng VAT on sale of goods or services. May example ako doon at yun ang gagamitin natin dito baka sakaling maalala nyo yung illustration natin na yun. So, balikan natin, ikaw ngayon ang buyer. So, ang debit mo sa 112 kanina, debit to purchases yung 100. And debit input VAT yung 12 pesos. Credit to cash, 112. Because you paid a total of 112. Okay? Binenta niya sa'yo ng 100. Pinasahan ka niya ng 12 na VAT. So, you paid 112. But your debit is debit to purchases is 100 and debit to input VAT 12. Yung 12 na yan, yung input VAT mo na yan, ide-deduct mo yan sa mga VAT naman na pinasa mo sa mga buyers mo. So, ide-deduct mo yan sa output VAT mo. Kaya ang input VAT is a contra asset account. It's a contra liability account. It's a deduction to the liability account. What particular liability account? Output VAT. Kasi, di ba, yung output VAT mo is a liability account. Ito naman is debit. Kaya siya contra account to the output VAT. Contra liab account. Okay? Deduction siya sa output VAT natin. Okay. So, let's illustrate. Madali lang naman yung domestic purchase of goods. Tandaan mo lang to. Pag domestic purchases of goods, the basis is gross purchases. Pag ang pinurchase mo ay service, the basis is payment mo. I hope you remember our illustration last time sa VAT on sale of goods and services. Diba? Maalala mo, may example tayo doon na ikaw ay seller of service. So, ang output VAT mo based on collection mo. So, kung ang output VAT mo based sa collection mo, dapat yung input VAT naman niya based sa kanyang payment para nagmamats kayo. Pero kung seller of goods ka, di ba ang output VAT mo, gross sales. So kung gross sales ang basis ng 12% VAT mo, dapat ang basis naman ng input VAT niya, gross purchases para magmatch. Okay, so let's illustrate. So madali lang, di ba, yung una. So, by the way, before we compute the input VAT, ano-anong mga klaseng purchases ba, sir, ang allowed under the tax code? Dapat pag input VAT, business related. Okay? Business related. Hindi pwede ang mga personal expenses mo na nagka-input VAT. Okay? So, ito yung mga yon. It must pertain to input VAT ng goods for sale mo. Okay? O, syempre, natural. That's business related. Goods for sale. Eh. You can include the input VAT on goods for conversion into finished product. Ibig sabihin, mga raw materials mo. So, if you purchase raw materials at yung seller ng raw materials ay VAT registered at yung material na yun ay, kung yung material na yun ay hindi naman VAT exempt, so definitely may ipapataw siya sa'yo na output VAT niya. Input VAT mo yun. Okay? You may also claim input VAT on your supplies. So, hindi lang ito input VAT sa mga pambenta na binibili mo. Lahat ito basta business related. Okay. So, as you can see, input VAT sa goods for sale, goods for conversion to finished product, goods for use as supplies, goods for use as materials supplied in the sale of services. Okay, so may mga input VAT yung mga yon. Goods for use in trade or for business for which depreciation or amortization is allowed. So, pag bumili tayo ng PPE natin, you can claim input VAT actually. Pero may separate topic tayo mamaya sa input VAT ng capital goods. So, yung capital goods dito sa unang item will pertain to capital goods na hindi magfo-fall actually doon sa pwedeng i-amortize. Kasi sa pangatlo mamaya, meron tayong input VAT on capital goods na it must be amortized.
But nonetheless, ang ibig sabihin lang nito, pati yung mga purchases mo sa pagbili ng capital goods, kung may input VAT yon, you may claim. Real properties for which VAT has actually been paid. O, eh, di ba, nag-discuss tayo ng sale of real properties. Di ba, may mga VAT yung mga yon? So, kung ikaw yung bumili nun, and you were charged of VAT, eh, di natural, input VAT mo yon. And then, services for which VAT has actually been paid. Pansinin mo ha, pagdating sa services, dapat yung payment ang basis. Ganun din sa real property. Okay? So, let's illustrate. VAT on import, VAT on domestic purchases of your goods and services. So, simple lang to. Actually, na-discuss na natin ito. Medyo na kapagbigay na rin tayo ng illustration. So, the problem in your screen is actually the illustration na ginamit natin when we discuss VAT on sale of goods. So, maalala mo ba si Kasangkapan Corporation, a VAT registered dealer of appliances, provided the following data for the last quarter of 2021. So, again, 2021 gamitin natin, baka sakaling mas maswerte ng konti. Okay? But hopefully, malapit na matapos talaga itong pagdurusa natin kay COVID-19, and hopefully we can move on na, okay? And hopefully better, okay? Sige, puntahan natin. So, ang sales mo, 5,600, again, total invoice price, nag-compute na tayo ng ganyan. So, ibig sabihin, yung 5,600 inclusive of the VAT na. Purchases, o dito ka magkakaroon ng input VAT, o naka-net nga lang daw. So, dahil naka-net, wala pang VAT yung 3,500. And then, deferred input VAT. We discussed this also during our discussion in VAT on sale of goods and services. So, how much is the VAT payable for the fourth quarter? So, output VAT muna tayo, di ba? So, start ka sa 5.6. So, you can multiply 3 over 28. So, the result is 600,000. And that is your output VAT. Pwede ring times 12 over 112, di ba? 600,000 lang din ang lalabas doon. Pwede ring divide mo ng 1.12, then multiply mo ng 12%. So, the output VAT is 600,000. Okay. However, we purchase in the amount of 3.5 during this quarter. So, since net ang nakalagay, the amount of 3.5 is not yet inclusive of the VAT. So, you simply multiply 3.5 by 12%. And that is 420,000. At alam natin, di ba, na ang input VAT ay dinededuct nga sa output VAT. Kaya 600 less 420. Eh kaso, na-discuss na rin natin sa mga previous videos natin na kung mas malaki ang input VAT at hindi naman galing sa export sale, hindi mo pwedeng i-refund yan. Ang pwede mo lang gawin, i-carry over sa mga susunod na quarters, di ba? And that is actually the third item there, the 30,000 given niyan sa problem, deferred input VAT daw galing sa third quarter. So may natira pa rin, positive pa rin, 150,000. So ibig sabihin lang niyan, mas malaki yung VAT sa mga binenta natin kaysa yung VAT sa mga binili natin. In that case, yung sobra doon sa VAT ng mga binenta natin, i-remit natin sa BIR. Okay? So, we will be remitting 150,000. So, the VAT payable is 150. So, VAT on domestic purchases is very simple dahil tapos na tayo sa VAT on sale of goods. Eh, sir, VAT on purchases naman ng services. Madali din kasi nga, na-discuss na natin yung VAT on sale of services, di ba? Di, eto naman ngayon, VAT on purchases of services. So, pupunta ka lang naman sa kabilang side eh. Dati, ikaw si seller, ngayon, ikaw si buyer. So, kung ang binili mo ay service, ang basehan ng input VAT natin ay payment mo. O, sampulan natin. Okay. Yan. So, kung payment, hindi ko pala nalagyan ng illustration yan. Pero, na-illustrate natin yan sa, ano, di ba? Sa VAT on sale of goods and services. So, ganun lang naman yun. So, if we are pertaining to VAT on purchase of goods, the basis of the 12% is the gross purchases.
While if you are pertaining to purchase of service, then the 12% will be based on payment. Okay. Next, let's proceed to the other type of input VAT. So we're done with the first item in your screen. So we proceed to the next one, capital goods. So una, ano ba ibig sabihin ng capital goods? So sabi ng tax code, including the revenue regulations issued in accordance with this particular topic, in relation to this particular topic, capital goods refer to goods or properties with estimated useful life of greater than 1 year and which are treated as depreciable assets under the tax code, used directly or indirectly in the production or sale of taxable goods or services. Ang mga accountants tayo, alam natin yan. Simplify na lang natin. PPE. Di ba yan yung PPE mo? Capital asset. Capital goods. We're not pertaining to, pag sinabi natin capital asset kasi sa tax code, di ba? Pwedeng ano yon? Pwedeng hindi naman PPE. Basta kasi ang capital asset is an asset na hindi ginagamit sa negosyo at hindi for sale in the ordinary course. Ito, specific tayo, capital goods. So, we're pertaining to goods or properties na ang life ay more than 1 year and subject to depreciation. In simple term, sa accounting world natin, yan yung tinatawag nating property, plant, and equipment. So, when we buy PPE or capital goods and the seller is VAT registered at hindi naman exempt sa VAT yan under the law, o edi yung binili mong PPE, may input VAT. So, how do we account the input VAT on capital goods? Are we allowed to claim input VAT on capital goods? Yes naman, basta tayo ay VAT registered buyer at yung seller ay VAT registered seller at yung binenta niya sa iyo ay may VAT, syempre sa iyo as buyer nagkaroon ka ng input VAT. At dahil nagkaroon ka ng input VAT, natural, you are allowed to deduct it sa iyong output VAT. Ang tanong, how do you do that kapag ka ang pinag-uusapan natin ay capital goods or simply PPE? Okay, ito yung rule natin. You need to know magkano ang lahat-lahat ng purchases mo sa isang buwan. You need to check the accumulated okay, amount of your purchases cumulative during the month. So, limbawa, during the month of September, kunwari. September ngayon, kunwari. Ayaw kong gamitin yung April kasi. Okay? O, sige, June na lang para talagang tapos na, di ba? By that time, hopefully. Limbawa, June ngayon. June 1, sir, may binili kaming PPE. June 5, may binili kaming PPE. June 15, meron. Katapusan ng June, meron. Pagsamasamahin mo lahat yun. Kasi, cumulative purchases for the month. Exclusive of the VAT. Hindi ito on a purpose item, ha? Kasi, kailangan malaman mo magkano ang total ng binili mo na PPE sa isang buwan exclusive of the VAT. So, siguro naman, madali lang intindihin, ano? So, ulitin ko, kailangan mong malaman magkano ang total na purchase price ng lahat ng binili mo during the month na PPE exclusive of the VAT. Okay? If the total is more than 1 million, hindi mo pwedeng i-claim na minsanan yung mga input VAT. According to this particular slide, okay, sa rules natin, o basahin natin, input tax shall be spread or allocated evenly during the estimated life of the depreciable asset, but it shall not exceed 60 months. Okay, provided higher yung useful life kaysa sa 60 months. Kasi, bago natin tapusin basahin yan, ang basic rule ay
allocate mo kung nag more than 1 million ang total in ang total na purchase price ng mga binili nyo na PPA during the month ay lumagpas 1 million, yung mga input VAT na yon hindi mo pwedeng i-claim ora mismo sa buwan na pinurchase mo yung mga yon. Kailangan naka-allocate yan over its useful life but not to exceed 60 months. So, maximum of 5 years ang allocation. Allocation shall commence in the calendar month when the capital good was acquired. Okay? O, tinan nyo to. If the capital good is sold within 5-year period. So, halimbawa, within 5 years ang amortization. Okay? Kasi ang useful life nung binili mo, either 5 years or more. Pero dapat hindi ka pwedeng sumobra sa 5 years. Okay? Pag nag-allocate. So, what if qualified na i-allocate yan for 60 months kasi nga at least 5 years ang useful life ng PPE. E kaso on the third year, binenta mo yung PPE na yon. Okay? O kaya ni-retire ng company, di na gagamitin. O kaya within 4th or in short, bago matapos ang 5 taon, eh either dinispose mo o ni-retire mo yung PPE. So, dahil hindi pa siya umabot ng 5 taon, eh di ibig sabihin, hindi mo pa tapos i-amortize yung input VAT. May natitira pa. So, anong gagawin kapag ka may natira pa sa input VAT? Entitled ka to claim it, tandaan mo. Kasi nung binili mo, binayad mo yun na input VAT eh. So, dapat pwede mong i-deduct talaga sa output VAT mo yun. So, kung ganun ang mangyayari, eto ang sabi. Okay? If the capital good is sold within 5 years or 5-year period or prior to the exhaustion of input VAT thereon, bago mo maubos yung applicable input VAT ng PPE na binili mo, the entire unamortized input VAT on capital goods sold can be claimed as input tax credit during the month or quarter when the sale is made. Halimbawa, 4 years na, di may natira pang 1 year o di may input VAT pa dapat pang next year. Binenta mo ngayon, lahat ng natira na input VAT na dapat pang allocate mo next year, ngayon mo i-claim. Okay? Yun ang ibig sabihin. Next, let's continue. If the life of the capital good or depreciable asset is not more than 1 year or 12 months, the asset is not treated as capital goods. Kasi di ba ganyan din tayo sa PPE? Huwag mong tawagin PPE yan pag di man lang lumagpas ng 1 year. Kaya di ba, pag di man lang lalagpas ng 1 year yung useful life nun. So we don't need to depreciate pag ganon. Outright expense yun. Kaya napaka-importante na dapat ang useful life niyan ay more than 1 year. Okay. So ulitin ha, kahit pa sabihin mong parang PPE siya in nature, pero ang useful life niya, di naman lang lalagpas ng 1 year. So, don't record it as PPE for tax purposes. And I think ganun din tayo sa financial statements, right? Sa FAR, financial accounting. Hence, allocation of input VAT is not applicable kapag ka ang useful life is not more than 1 year. The total in amount of input VAT shall be claimed in the month of acquisition. Okay? Kung hindi man lang lalagpas ng 1 year, ang useful life. Sir, ang useful life nung PPE na binili namin, natural sir, lagpas 1 year. Pero sir, ang halaga ng input VAT na binili namin, ang halaga ng PPE na binili namin sa buong buwan, calendar month ito ha, sa buong buwan, ay sir, hindi naman lumagpas ng 1 million. Ah, pag ganun, you are allowed to claim the entire input VAT right away. Okay, right away. September ngayon. Bumili ka ng capital goods ngayon. Ang life is more than 1 year. Depreciable siya. Pero ang total na binili mo na PPE ngayong buwan, hindi naman lumagpas sa 1 million. Halimbawa, 500,000 lang ang total. O edi natural, 60,000 ang input VAT nun. Pag ganon, you claim the 16,000 ngayong September. O ngayong third quarter, kasi September is third quarter. O, yun lang ang ibig sabihin. Okay? So, I hope maliwanag. So, madali lang naman, no? So, ulitin natin na yung VAT on capital goods. Okay? So, pag tayo'y bumili ng PPE,
kailangan nating malaman, okay, kung magkano ang total na binili na PPE sa buwan na yan. Kung lumagpas ng 1 million, exclusive of the VAT, yung VAT niyan, i-allocate mo over the useful life ng PPE, but it must not exceed 60 months. Kung yung ina-allocate mo na input VAT na yon, okay, biglang yung PPE, binenta, ni-retire, dinispose, bago pa matapos yung 5-year period niya, kunwari, kung 5 years ang ginamit niyo, okay? Or in short, hindi pa ubos na maklaim yung input VAT niya kasi di ka pa tapos mag-amortize. You claim all the unclaimed input VAT at the time of the disposal. However, kung ang halaga ng capital goods na binili mo ay hindi naman lagpas 1 million sa isang buwan. Okay? In that case, we are not required. We don't need to amortize the input VAT. We can claim it right away. Okay? During the month of purchase or quarter na pinurchase yun. Okay? So, I hope maliwanag yung dalawa. So, purchase, domestic purchase of goods, domestic purchase of services. Okay? And then you have the purchase of capital goods, be it purchase here in the Philippines, domestic purchases, or importation. Pasok din itong rule na to, itong amortization. Although, yan yung next na topic natin, input VAT on importation. Okay, so let's proceed. Before we proceed to the VAT on importation, importante nga pala itong last, under the train law, wala nang, okay, pag-a-allocate or pag-a-amortize ng input VAT sa mga bibilihin mo magmula sa January 1, 2022. Okay? So, taxpayers, as you can see here, the rule of amortizing the input VAT on capital goods shall only be allowed until December 31, 2021. Consequently, amortization of input VAT on capital goods purchase beginning January 1, 2022, hindi na allowed. Halimbawa, 2022 na ngayon. Bumili tayo ng delivery truck. O, edi PPE natin yun. Ang halaga, halimbawa, 10 million. O, edi may input VAT na 1.2 million. Dahil 2022 na ngayon, hindi mo na pwedeng i-amortize yun. I-claim mo na siya right away. Parang yung usual na lang siya na pag-claim ng input VAT. That's beginning January 1, 2022. Sir, 2021 ngayon, January, bumili ako ng PPE. Life is 5 years. More than 1 million ang halaga ng lahat ng binili ko na PPE sa buwan na yan. Amortize the input VAT. Kasi 2021 pa lang. Kaso paano yun, sir? 5 years, di ba? O 2021, 22, 23, 24, 25. Allowed yun. Allowed. Kasi ang pinagbabawal ay magmula sa mga bibilhin mo sa 2022. So since binili mo yun bago mag-2022, you will be allowed to amortize it hanggang maubos mo yung pag-amortize. Yun ang ibig sabihin, ha? At ulitin ko, ha? Limbawa, ngayong buwan, bumili ako 500,000. Ngayong buwan, bumili ulit ako 500,000 ulit. Ngayong buwan, bumili na naman ako ng 300,000 o lagpas 1 million na yun. So, hindi ito on a purpose item. So, limbawa, magkano binili mo ng, kunwari, June 1, June 10, June 15, June 20, pagsama-samahin mo lahat 'yon to arrive at the threshold of 1 million. So kung lumagpas sa 1 million, allocate the input VAT ng lahat ng mga 'yon. So kahit pa ang binili mo ay hindi more than 1, kahit ba yung binili mong makina hindi lagpas 1 million during the month, pero pag inad mo lahat yung binili mo during the month nag more than 1 million, papasok dito, ha. So 'yun lang, nililiwanag ko lang na yung more than 1 million na yan ay
pertaining sa total cumulative purchases for the month. Okay, last topic na tayo. VAT on importation. Yan. Di ba maalala mo sa introduction to business taxation ng mga videos natin? Para may VAT, dapat may sale. At yung sale dapat in the ordinary course of trade or business. Walang VAT kung di ka nagbenta in the regular course of trade or business. Pero di ba sabi natin sa introduction, except for importation. So, ibig sabihin, yung output VAT, meron yun kung business related. Pero pagdating sa input VAT, hindi kailangan business related. In-example ko pa si Manny Pacquiao, di ba, na bumili siya ng Ferrari niya for personal use. Di ba, pati si Manny Pacquiao, iva-VAT yung pag-i-import niya. Kahit na yung pag-import niya ay for personal use. Kaya, in this particular topic, importation, di ba sabi natin, general rule. All importations are subject to VAT unless exempt under the law. Sabi natin, regardless kung yung in-import mo, ang purpose mo ba't ka nag-import ay pambenta mo, o kaya gagamitin sa negosyo, o kaya for personal use mo, we don't care. Basta nag-import ka at wala sa listahan ng mga VAT exempt, then your importation is subject to VAT. Okay? Eh sir, ba't ganun? Kasi pag sale, dapat in the regular course of trade or business. Bakit itong input VAT, bakit itong importation, kahit hindi in the regular course, eh may VAT pa rin. Yan siya, oh. Tingnan mo yung naka-highlight, naka-italize dyan. Okay, puntahan natin. Importation of goods into the Philippines, whether for personal or business use. Bakit? Kasi ano yan eh, in relation sa tinatawag natin na cross-border doctrine. Can you relate this to cross-border doctrine? Malalaman mo, ganito, mag-export muna tayo. O, export ako. Ako ay taga-Amerika, kunwari, mag-export ako dyan sa Pilipinas. Okay? Mag-export ako. Eh, di ba walang VAT pag nag-export? Kasi di ba ang VAT ay VAT on consumption base ito eh. Okay? It is only imposed on your territorial jurisdiction as to the sale. So, ikaw na nag-export, wala kang VAT, pero di ba ang magsosolder ng VAT kasi yung ultimate user, di ba? Okay? O kaya yung consumer. So, sino ang user-consumer dito? Yung nag-import. Oh, kaya siya ang iva-VAT. Malala nyo? So, pwede yan i-relate sa cross-border doctrine. Ito siya, VAT is a consumption tax. Kasi ultimately, ang magsasolder ng VAT, yung nag-consume o yung end user. In the case of the exporter and importer, ang end user dyan, yung importer. Malala mo? Kaya ang magbabayad ng VAT is the importer. VAT is a consumption tax levied on sales to be borne by the consumers, with the sellers acting simply as tax collectors. Tax collector lang ang seller. Kaya pansin mo, ang nire-remit ni seller yung sobra ng VAT na galing sa customer over yung VAT na binayad niya sa buyer niya, ay sa nagbenta sa kanya, di ba? Okay? That will explain why VAT, even if non-business related, is subject to VAT. Because VAT is tax on consumption or consumption base. Or it is an indirect tax. It is passed on to the buyer. It's the buyer who will ultimately shoulder the VAT. Okay? And as of the origin of importation is from the foreign seller, the VAT is instead paid directly by the importer. So I hope maliwanag yung tatlo na unang klase ng input VAT. Input VAT on purchase of goods, so based on purchases. Input VAT on purchase of service, so that's based on your payment. Okay. Input VAT on capital goods, pwede mo siyang i-claim right away na buo kung hindi naman lagpas 1 million ang total na binili mo na PPE during the month.
At kung ang life niyan ay hindi lagpas 1 year, hindi yan magpo-fall sa definition ng capital goods. Pero kung ang total na purchases, exclusive of the VAT, sa buong isang buwan ay lumagpas 1 million, you can claim the input VAT. Bakit naman hindi? However, instead of claiming it na buo right away, minsanan, we allocate it over its useful life, but not to exceed 60 months. So natural kung 3 years, 36 months. Kung 4 years, 48 months. Kung 5 years, 60 months. Kung 6 years, 60 months pa rin kasi not exceeding 60 months. And then when we import, ayan, regardless of the reason why we imported, our importation is subject to VAT unless exempt under the law. At tayo na mga importers ang magsha-shoulder because tayo ang end user or buyer or consumer. So, magbigay tayo ng konting computation, formula, how do we compute the VAT on importation? So, ganito mangyayari ha. Diba, para di ka mahirapan, diba pag, diva? Sorry. Diba pag bumibili tayo ng goods, oh, magkano yung halaga ng binili mong goods? 1,000. O, oh, edi 120 ang VAT kasi 12%, diba? Magkano yung binili mong services? 1,000 din, sir. Magkano binayad mo? 1,000 din, sir. Binayaran ko na ng buo. O, oh, edi 120 din yung input VAT nun. Magkano in-import mo? Ay, sir, 1 million ang bili ko niyan. 1 million. So, ang VAT ba on importation mo ay 1 million times 12%? The answer is no. Kasi may mga i-add pa tayo dyan. Kasi dahil dadaan yan sa Bureau of Customs, natural may customs duties yan. Kung yung in-import mo ay kasama sa mga subject to excise taxes, na-discuss na natin yung mga yan, di ba? Mga non-essential goods, okay? Mga sin products. Salimbawa, yung in-import ni Manny Pacquiao, di ba? Ferrari, so non-essential goods yun. Non-essential item. So, kung 1 million, halimbawa, gamitin natin yung 1 million. 1 million yung purchase price mo. Okay? I-add mo muna yung customs duties. At dahil sasakyan yan, kunwari sasakyan, i-add mo excise tax. At kung may iba pang charges na i-charge si customs, na legitimate ha? Legitimate. Ano-ano ba sir example ng mga legitimate charges bago i-release sa'yo? Warpage fees. Okay? O kaya arastre fees. Para maintindihan mo, halimbawa, arastre. Kunwari, pinadala mo through, pinadala yun through vessel. Di ba kukulin yung pinadala mo doon sa vessel ng doon sa pantalan. So, arastre fees yung, may gastos sila doon. So, those are the fees that may be charged. Okay, warpage, insurance, kasi, halimbawa, kami si customs. So, nandito na sa aming possession yung mga in-import mo, eh wala ka pa naman. So, dadalhin namin sa warehouse namin. Eh baka mamaya, mawala yan, kami pang managot, di ba? Kaya insured yung mga yan. So, meron tayong insurance cost. So, the customs may charge you these items. So, in short, pag nag-compute tayo ng input VAT on importation, ang ito 12% mo, hindi lang yung magkano mo binili yung in-import mo, kundi i-add mo lahat nang pwedeng i-charge ng customs na legal. Like yan, customs duties nga, excise taxes, and other charges prior to release by the customs. Na legitimate ha. Baka mamaya ang ina-add dyan, lagay, pampadulas, bawal yon. Okay? So, add mo lahat yon. Bawa, 1 million plus customs duties na 100, kunwari, o di 1.1. Plus excise tax kunwari na 100 o di 1.2. Plus other charges kunwari na 200 o di 1.4 na. 1.4 times 12%, that's your VAT on importation. At input VAT yan. Kasi bumili ka eh. Yun nga lang galing sa ibang bansa, kaya siya importation. Okay, bago natin tapusin itong video na to, balikan mo yung formula sa pag-compute ng VAT on importation.
Magkano talaga, sir, ang halaga na ilalagay ko dyan, total value for tariff and customs duties? Bago ko i-add, sir, yung mga customs duties, excise taxes, other charges prior to release, magkano, sir, ang ilalagay ko na total value for tariff and customs duties? Depende. I-check mo to. Huwag mong kalimutan to. May valuation ba si customs? Limbawa, nag-import ka ng sasakyan. Sabi mo, 1 million. Pero sabi ni customs, that's not 1 million, that's 1.5. Ah, gamitin ang 1.5. Kasi sa batas, ang may kaparatan, karapatan, mas may karapatan na mag-value ng mga ini-import natin natural ay si Bureau of Customs. Of course, may rule of regularity dyan. Kasi siya ang gobyerno. Sa, the rule is, tama si gobyerno. So, kahit pa ang bili mo talaga niyan ay 1 million, kung ang sabi ni customs ay 1.5, you use the 1.5. Kaya yun ang ilalagay mo sa total value for tariff and customs duties. Sir, what if walang binigay sa problem na magkano yung halaga ng inimport based sa valuation ni customs? Eh di kung walang ganun, gamitin mo yung invoice value. Eh wala naman tayong choice kung ganun, di ba? So ulitin ko ha. Magkano, sir, ang halaga ng inimport ko? Ah, i-check mo yung problem. May sinabi ba si customs? Meron, sir. Gamitin mo yon. And then, i-add mo lahat yan. Customs duties, excise, other charges. Sir, nag-import ako. Wala namang sinabi si customs sa problem kung magkano. O magkano sa invoice? 2 million, sir. O di yun ang gamitin mo. Tapos, add mo lahat yan if applicable. Then, multiply it by 12%. And you do this regardless of whether the importation was made, okay, or intended, or the reason why you imported is because you're going to resell it or use it in your business or for personal use mo. So that's irrelevant unless exempt under the law. Okay. Last topic na to, regarding pa rin sa VAT on importation. I hope you remember this. Na-discuss ko ito nung tayo ay nasa introduction to VAT or to business taxes saka sa VAT exempt sales and transactions. Diba, may mga importations na kung saan yung importations natin ay VAT exempt. However, diba, sinabi natin, kung yung nag-import ay VAT exempt, pero subsequently, pinasa niya sa hindi naman VAT exempt, pag siya sana ang nag-import, the importation will now become subject to VAT. At ang subject sa VAT doon ay yung bumili, yung pinag-transferan mo na hindi naman exempt. Siya ang tatawaging importer. Bakit, sir? Eh di ba ang VAT niya ay ano? Consumption tax siya. So, ang ultimate end user doon is the transferee na hindi naman exempt. So, yun ngayon yung sisingilin ng VAT. Sa subject sa VAT yun. So, ulitin ko ha, kahit na ikaw na nag-import ay VAT exempt, and therefore yung in-import mo ay VAT exempt, pero subsequently, pinasa mo sa iba, binenta mo sa iba, transfer mo sa iba na hindi naman exempt under the law, subject to VAT. Samples, mga balikbayan boxes. Negosyante ako. E kaso, balikbayan boxes. Pasok sa batas sa Tariff and Customs Code na exempt. Kasi balikbayan boxes. Wala ito sa listahan ng 28 mo doon sa tax code, but it's in other laws. So kung yun ay VAT exempt, edi nung pagdating sa amin yan, dahil mga balikbayan boxes yan, wala kaming VAT on importation. E kaso ibebenta ko yan kay Ana, kay Lorna, kay Fe, kay Ped, kay Juan, na hindi naman mga VAT exempt under the law, subject sila sa VAT. Yun ang ibig sabihin. Okay? So I hope maliwanag yung first three items sa input VAT natin. I hope kahit papano naliwanagan kayo sa input VAT. I hope you're learning from the videos that I'm sharing to you. Rest assured, I will continue doing this pati sa mga
topics natin sa income tax later, etc. Okay? So, if you are happy, if you are satisfied, and if you think you're learning, and if you're interested, please subscribe and like na rin para mas masaya tayong mag-discuss. Okay? So, again, thank you very much. Take care. Stay safe tayo kay COVID-19. And God bless us all.